Ang masasabi ko lang, kung hindi naman importante yung pag-travel nyo, wag na lang kayong mag-travel kasi risky talaga siya, guys. Hello everyone, it's me, Ras Wanderlust. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-usapan natin ngayon kung nakita nyo naman sa title ko, sa description below, kung para saan ang video na to. Siyempre, kung may visa na kayo, ready na kayo sa inyong flight, ang una nyong gagawin is, tingnan nyo muna yung website, yung kung saan kayo patungo, saan yung final destination nyo. Kasi, meron mga country na meron sila doon, magre-register ka muna, like sa akin, Austria, free checking registration. So, nung may flight na ako, nag-registered muna ako niyan kasi hahanapin yan sa immigration or sa airport during sa check-in nyo. Dating nyo sa airport, i-ready nyo na kagad yung swab test result nyo. Dapat hindi siya lampas sa validity ng country na pupuntahan nyo. Example, yung sa akin kasi is dapat not more than 72 hours yung validity ng swab test ko. So, nagpa-swab test ako. Yung flight ko is 22 ako ng umaga nagpa-swab test. Tapos nakuha ko siya ng 23 ng umaga, after 24 hours kasi yun ang pinili ko na result na binayaran. So, nagpa swab test ako sa Philippine Airport Diagnostic Laboratory or PADLAB. So, i-message nyo lang sila sa Facebook, lang sa labas pa lang, papasok kayo, hanapin niya sa inyo ng security guard yung swab test result nyo, passport at ticket. Yung tatlo na yan, hanapin yan sa inyo, titingnan yan. Tapos, pagdating nyo doon, sa loob, like sa akin, ang ginawa ko is nagbayad ako ng travel tax. So, depende pa rin sa visa na hinahawakan nyo kung ano nyo. Kasi kung OFW, visit visa, residence visa, iba-iba yung price na binabayaran. Actually guys, hindi siya tulad nung nakaraan na duro-diretso na kayo pa-check-in pagkatapos ng ano nyo. Ito, sa mga datihang traveler na, alam nyo na siguro, yun, may idea na kayo. Pero sa mga first-timer, pagdating nyo sa loob, pagkatapos nyo magbayad ng travel tax, syempre, titingnan nyo kung nasaan yung gate or check-in counter yung sa flight nyo. Pagdating nyo dun, sa gilid ng check-in counter, mayroon doong pila swab test nyo at saka sa passport, anong purpose ng travel nyo. Yun, doon nila inaano. May mga representative dun na i-check yun. Tapos, kung ma-okay naman yun, saka kayo mag-check ng luggage nyo. May bibigay sa kanila na departure declaration. Yun, isa i-filled upan nyo yun kasi hahanapin yun ng sa immigration. At saka may immigration declaration. Silang ibibigay sa inyo, fi-filled upan nyo rin yun kasi hanapan yun doon. Isama nyo na sa mga sa mga documents nyo na i-represent nyo sa immigration. Ito based lang to sa experience ko. Alam natin na pag, syempre, yung immigration, medyo mahigpit talaga sila sa mga tourist or di kaya visit visa. Syempre, depende yan sa kung ano yung visa nyo. Tsaka, ito advice ko lang, be consistent talaga. Consistent dapat kayo sa answer nyo pagdating sa immigration. Kung ano yung itanong sa inyo ng immigration officer, yun lang ang sagot nyo. Huwag na kayong pasikot-sikot. Kasi sa doon, nakadepende kasi yung mga follow-up question nila sa answer nyo eh. So kung ano naman sila, kung
enough na sa kanila yung first na answer nyo, hindi na yun sila magpa-follow up question. Dapat alam nyo kung saan kayo pupunta, kung ano yung gagawin nyo dun, sinong pupuntahan nyo. Yun, dapat kilalang-kilalan nyo kung sino ang pupuntahan nyo. Ito hindi to sa ano, hindi to sa mga OFW. Pero pag meron naman kayo lahat na ano, na mga papers na kakailanganin, okay naman yun, wala namang magiging problema. Tsaka yung mga tanong nila, mga personal naman yun, hindi naman sila magtatanong sa inyo kung sa tingin nilang wala kayong isasagot or mga imposible na mga katanungan, mga pang Miss Universe or mga pang ano, hindi mga ganun. Mga personal nyo lang yun na tatanungin nila. Huwag lang kayong kabahan. At yun na, pagdating nyo sa ano, okay na yun. Pag ma-okay na kayo, tatakan na kayo, depart na kayo. Pagdating ko sa Istanbul, doon na sa pag-check-in na, may isang babae doon na hinanap sa akin yung passport tsaka swab test result. Yun. Tapos, anong purpose ko ng travel? Yun, may mga tanong lang yun ng mga personal. So, ayun na. Pagdating dito, Vienna Airport, tinanong na lang sa akin, bago mag immigration, nasa unahan na nag-pre-checking. So, nakakatuwa nga eh, kasi half Filipino siya. Half Filipino. Nung ano na, tinignan lang nila yung swab test result ko, tapos yung registration, yung pre-checking registration ko, tapos yung kung aware ba ako doon sa 10 days home quarantine. After 10 days, magpapaswab test, kapag negative naman, edi okay ka na. Disclaimer lang ha, ito ay based sa aking experience. So, may possibility pa rin na iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng iba yung question sa akin, iba yung sa inyo. Kasi, depende yan sa visa na sa purpose ng travel natin. Ang masasabi ko lang, kung hindi naman importante yung pag-travel nyo, wag na lang kayong mag-travel kasi risky talaga siya, guys. Sa Philippines, sa airport, may face shield. Pero pagdating sa Turkey, wala na sila hanggang dito. Tsaka yung ano pala, required dito yung FFP2 na mask. So, yun ang ano nila, required nila dito. Then, dapat mag-mask kayo all the time lang. Kung meron kayong ibang mga katanungan, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. At sasagutin ko yun kung hanggat kaya ko masagutin. Good luck sa susunod nyong travel. Sa mga nagta-travel, good luck sa inyo, guys. Sana maging matiwasay, maging okay. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa aking mga susunod ba na mga video. So, hanggang sa muli. Bye-bye!